Pinangunahan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang inspeksyon kanina dito po sa pinakamalaking na itala sa kasaysayan ng Pilipinas na huli sa illegal na droga. Ito po ay nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Ang dami po kasi talaga nito, mga tol, nasa 2 toneladang shabu or methamphetamine hydrochloride. Kaugnay po niyan, nagpapasalamat tayo sa magiting na mga kapulisan po natin, in particular sa hepe po ng Kalatagan o ano bang bayan yon sa Batangas. Yung chief of police po doon is promoted po ito on the spot, kaya po ang kanyang ranggo na ngayon ay police major. Pero bago po natin puntahan ito pong particular na video ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, basahin muna natin ang kaugnay po na yan na balita mula po sa Presidential Communications Office. Kasi nakakatuwa po dito na malaman na simula lamang noong July 2022 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtala na po ng mahigit sa 39,000 pag-aresto ang ating gobyerno sa mga engaged sa illegal drugs. At mahigit po 3,000 dito ay high-value target. Pero halos wala pong namamatay. Napakagaling, di ba? Basahin po natin ang balita. PBBM leads inspection of 13.3 billion pesos shabu seized in Batangas, Philippines' biggest drug hole. President Ferdinand R. Marcos Jr. led on Tuesday the inspection of over 2 tons of shabu worth of 13.3 billion pesos in Batangas. The confiscated illegal drugs are considered as the biggest drug hole in the Philippine history. Kasi kamakailan lamang noong March 2022, sa panahon po iyon ni Rodrigo Duterte, na itala ang pinakamalaking huli before ng illegal na droga. Nakakahalaga po yun, kung hindi ako nagkakamali, ng 11 billion pesos. Pero ngayon, nasurpass na po yan ng kasalukuyang gobyerno at 13.3 billion naman ang halaga ng illegal na droga. In an interview shortly after the inspection na panonoodin po natin later, President Marcos said the arresting agents were able to capture one of the suspects without resorting to violence. Lawmen were able to apprehend the suspect driving a van in a road checkpoint in Alitagtag, Batangas. Alitagtag pala. Batangas last Monday. Sabi po ng ating mahal na Pangulo, anyway, mapapakinggan naman natin to mamaya, basahin ko na lang muna, this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin na dahan-dahan. Yun namang dapat ang approach para sa akin. Yun naman ang dapat ang approach para sa drug war, na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok dito sa Pilipinas. The president said authorities are now tracing the source of the illegal drugs, pointing that they were not locally manufactured. Ang tanong, anong bansa kaya ito galing? The president, okay, on the other hand, the Department of Interior and Local Government recommended the spot promotion of Alitagtag Municipal Police Station Chief Captain Police Captain Luis De Luna Jr. to one rank higher following the success of the illegal drug operation. Kaya major na po ang ranggo nitong si Sir De Luna. De Luna, for his part, said they were conducting a regular checkpoint in Barangay Pinagkrusan when they flagged down a suspicious passenger van resulting in the seizure of the illegal drugs. Ayon po sa kanya, mayroon po kaming regular checkpoint na isinasagawa dito sa bayan ng Alitagtag as part of the intensified crime prevention. So part of it, pina-flag down po namin ang mga sasakyan. Kung mayroong suspicious, sinasubject po namin for inspection po, kagaya po ng nangyari dito sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin ang ganito kalaking halaga po ng shabu. Police said the driver of the passenger van was promptly arrested and charged for violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 and is currently under police custody. Records showed that this is already the biggest drug hole, surpassing the previous record of 1,589 T of bags of shabu worth of 11 billion pesos seized in Infanta, Quezon in March 2022. Government's anti-illegal drug campaign from July 2022 to December 2023 showed
there were already 36,000 operations conducted resulting in the arrest. I stand corrected, nabanggit ko kanina is 39,000, pero ang nakalagay po sa ating datos ay 49,700 drug suspects, of which 3,284 are considered high value targets. Napakagaling ng ganito pong approach ng ating kasalukuyang gobyerno. Pwede naman pala na mahuhuli po natin ang mga drug individuals o drug suspected individuals na ito nang hindi po tayo nagre-resort to violence. Biruin ninyo, sa nakalipas po na 6 na taon, kaliwat kanan ang tumutumba sa ating mga lansangan, sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngunit, unfortunately, hindi naman naging matagumpay yung war on drugs. Pero dito sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, I am not saying na at this point in time, matagumpay po ang ating kasalukuyang gobyerno. Kasi continuing fight po ito against illegal drugs. Ang mahalaga, nakikita po natin ang resulta. Hindi puro salita lamang. Kaya nakakatuwang sabihin kanina, nakakatuwang pakinggan kanina ng sinabi po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman kinakailangan ng pagbabanta sa mga gumagawa ng illegal na droga na yan. Ang kailangan po, yung patuloy na pagtatrabaho ng ating gobyerno at sinasabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, maliit lang po ang Pilipinas at sigurado aabutan natin sila. Yun po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At balikan po natin ang partikular na interview na yan sa kanya kanina dyan po sa Alitagtag, Batangas. Pakinggan po natin at reaksyonan po natin ang mga katanungan at kasagutan dito sa video na ito. Good morning, ladies and gentlemen of the press. Nandito nga tayo dahil nandito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makapagmakakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na sabu na shipment. Ang estimate, baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that, hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, pinapaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o pulis o kung sino man, talagang pinag-iimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation at nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan that we all together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng sabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of sabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate napit natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero
Isingit ko lang ito, mga tol, ano, habang nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos, singitan natin. Alam po ninyo, meron po tayong international standard to fight illegal drugs. Ibig sabihin, ito po yung naging pamantayan ng United Nations. Kasama po tayo dyan para po labanan ng illegal na droga. At ang naging kaparaanan, I'm sorry to say that, ng nakaraang administrasyon ay hindi po naaayon doon po sa standard na yan ng ating United Nations. Ano-ano po ba ang standard na ito? Lima po yun. Tinatawag po itong 5 pillars of actions against dangerous drugs. In particular, yung reduction po ng supply saka yung demand reduction. Doon po sa limang pillar na yan, dapat tandaan po natin yung dalawang bagay na ito. Hindi ko na po i-discuss yung tatlo pa, pero yung dalawa lamang, yung demand at supply reduction. Ito ngayon yung focus, syempre, ng ating gobyerno, particular ang ating SILG, sa demand reduction. Kasi pagka kukonti na lamang, hindi natin magagawang i-put into zero yan. Let's be honest with that. Hindi kailanman magagawa ng sino mang gobyerno, not even this government, ng illegal na droga mawawala sa ating lipunan. Lagi po nandyan yan. Ang mahalaga, lumiit ng lumait ang problema na yan. Pagka ang demand kasi naghina, meaning kumunti ang mga drug addicts dahil po sa sinasagawang magagandang programa ng ating gobyerno, hihina ang benta. Yun lang po yung logic dun eh. Diba? Pagka ang lahat ng mga Pilipino na-focus sa pagpapabuti ng kanilang buhay, kaya nga po merong programang BIDA ang ating DILG sa pangunguna ng ating sekretary na si Benhur Abalos. Buhay, iwasan, drogay, ayawan. Ihina po ang benta. Kasi kukunti na lamang yung gagamit ng illegal na droga eh. At dito na papasok ngayon patuloy ang gobyerno sa supply reduction naman. Ha? Yung supply reduction na yan, bahagi po niya ng intensified law enforcement operations. Kaya nga, tama yung sinasabi po ng katabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na si Chief Philippine National Police General Romel Francisco Marville na hindi mo naman kinakailangan magdeklara ng war on drugs. Trabaho na po iyan ng ating otoridad. Ang kailangan lamang isang makatotohanan na laban sa illegal na droga. At unfortunately, during the time na hindi po ganito ang dealing ng ating gobyerno, naglipa na ang mga narco cops, particular sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yung mga napaguhuling ngayon na narco cops, naglipa na sila sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Si Mayo, di ba, pinatapon sa Mindanao. Wala pang isang taon nakabalik sa Manila at doon na kung ano-ano ang pinagagawa. Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, saka lamang natin nalaman dahil nahuli na siya. 6.7 billion pesos ang nahuli sa posisyon nitong si Sergeant Mayo. At napagsasampahan pa ng kaso yung iba pang mga pulis kaugnay noon. O, kaya makikita po natin na kung makatotohanan po ang paglaban sa illegal na droga, magre-resulta talaga ito sa makatotohanang huli. Hindi po para lamang sa publicity. Katulad ng binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos at binasa natin sa balita, 49,000 ang nahuhuli ng individual. At take note of this, out of 49,000 na yan, more than 3,000 ang high value target. Kaya paano nila sasabihin ngayon na mahina ang kasalukuyang gobyerno sa pagharap sa illegal na droga? Tayo, wag na tayong maglokohan. Puntahan ninyo ang mga lugar ninyo, alamin ninyo sa inyong mga paligid, dito sa lugar namin. Malaya kang makakakilos dito, wala kang iniisip na may mga adik kang kapitbahay. Sa mga lugar na dating naglipa na ang mga adik, wala sila ngayon. Kasi makatotohanan ang ginagawa po ng gobyerno at pasalamatan natin ang leadership ng Philippine National Police. Dahil po sa kanilang leadership, sa ating mga magigiting na pulis,
nagiging makatotohanan ang tinatawag nating maayos na lipunan. Pero siyempre, hindi ito matatanggap ng mga ayaw sa Pangulong Bongbong Marcos. Wala na tayong magagawa sa kanila. Sila po ay talagang bulag na sa katotohanan na kahit anong gawin po ng kasalukuyang gobyerno, hindi po nila ito paniniwalaan at ang paniniwala nila, laging mali, sablay si Pangulo at para sa kanila magulo ang Pilipinas sa kasalukuyan. Patuloy po nating pakinggan ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. The one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon eh, pinag-aaralan pa natin at pinag-isig. Alright, okay. Any questions? Sir, Ann Sabrano, Bongbong. Hello, good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies, PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, kailang hindi natatapon ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kamit may mga checkpoint. Sabi nung isang nanonood, tol, sa amin, marami pa din adik. Aba, pagkakulang nyo po yan. Alam nyo naman po palang maraming adik sa lugar ninyo, bakit wala po kayong ginagawa? Bilang isang concerned citizen, ipagbigay alam nyo po yan sa awtoridad. No? Ang paglaban po, crime prevention is a shared responsibility. Kaya kung aaminin po ninyo na maraming adik sa lugar ninyo, tapos wala po kayong ginagawa, nakakahiya po yun. Kasi ako, kung may adik akong kapitbahay dito, ipapaalam ko talaga sa aking mga kakilala sa kapulisan, sa ating awtoridad. Shared responsibility po ang paglaban sa illegal na droga. Kaya wag po nating sabihin na marami pong adik sa lugar ninyo tapos wala kayong ginagawa. Nakakahiya po yun para po sa inyong sarili. I'm sorry to say that. Hindi po natin kinakailangan maging matapang. Ang kailangan lamang po natin maging mapagmahal tayo sa ating pamilya. Kasi kung mahal talaga natin ang ating pamilya, hindi natin hahayaan na yung paligid po natin naglipa na ang mga drug addicts. Diba? Ganun lang po yun. Nalang po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activities sa bansa. Well, kailangan doon rin maintindihan ang mga drug syndicate pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So tuloy-tuloy lang we cannot tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayo, we have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because it's an international, this is an international crime. So, we have to keep, there's no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok, hanggang it is not, magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadalhin natin sa ibang lugar. That is the situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, well within, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned, and that is the point of what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema. Sabihin na lang natin, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo kahit yung mga mayayaman na bansa sa Amerika, sa Europe, kaano ka trillion-trillion na dolyar ang kanilang ginagastos na meron pa rin drug problem. Kaya tayo, ganun din, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi. Sige lang na sige. Yan nga po yung sinasabi natin, mga tol. Maging makatotohanan po tayo. Kaya hindi po tayo dapat maniwala doon po sa pangako, particular ni Rodrigo Duterte, na tatapusin ang illegal na droga sa loob lamang po ng particular na panahon. Wala po talagang katotohanan yon.
not even criminality. Criminologically speaking, kasi criminologist po ako, ayon po sa aming pag-aaral, wala pong anumang bansa ang wala pong krimen. At walang lipunan sa kasaysayan po ng buong mundo na nagkaroon po ng walang krimen sa loob po ng partikular na panahon. Lahat po, nandiyan po ang krimen. Kasi maraming faktor kung bakit po nagkakaroon ng krimen. Napakarami pong causes of crimes. At most of it beyond ng control ng ating gobyerno. And in particular, dito po sa illegal na droga, hindi po ako naniniwala. I am not hopeless. Pero hindi po ako naniniwala na mawawala ang illegal na droga as is zero talaga. Mananatili po yan sa ating lipunan. Pero ang mahalaga, dapat kontrolado ito ng ating gobyerno. At lahat ng mga gumagawa nito hanggat maaari, ma-put behind bars. Yun po ang pinaka-ultimate objective dito. Pero magpapatuloy po yan. Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, ang ibang mga bansa na mga mayayaman, bilyong-bilyong halaga na po ng pera ang kanilang ginagastos, still problema pa rin po nila ang illegal na droga. Go, just keep going. Ang kapulisan naman natin is nasanay na rin sila at alam na rin nila kung paano ang sistema kuminsan. Kaya ino-operate. Basta we just keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the drug the activities of the drug syndicates dito sa Pilipinas. Papalitin niyo, sir, sa mga drug syndicate. Ano? Yung papala niyo po sa mga drug syndicate. Hindi tumitigil sa mga drug syndicate. Hindi ako natin. Maganda yan, di ba, yung sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, alam niyo yung mga pagbabanta na yan sa mga gumagamit ng illegal na droga, nagdi-deal ng drug trade. Iyan ay rhetorics na lamang para maging maganda ka sa harapan ng publiko. Mas maganda, magtrabaho ka. Hindi yung puro kasalita tapos hindi naman pala nangyayari sa katotohanan. O, nagkakahalungkatan tayo kasi patuloy sila sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos kaya sinasabi lang natin yung totoo. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, may listahan pa siya ng narko. Di ba? May mga nakasuhan ba doon? Yung mga binanggit niyang politiko doon, mga general, may nakasuhan ba doon? Wala. Kasi lahat rhetorics para maging maganda ang imahe mo sa harapan ng publiko. Pero sa katotohanan, hindi naman pala. O, ito ngayon, less talk ang ating Pangulo, pero mas marami ang nagagawa. Pag hindi ano, mahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Maabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Catherine Valiente, Manila tayo. Good morning, Mr. President. Sir, what's your... will the government go change tactics to this government war on drugs? Following this incident, and are you alarmed by this biggest drug order? No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of January Shabu or methamphetamine. Yeah, so we'll just keep going. We'll just keep doing what we're doing. Thank you, Mr. President. Thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. Anyway, yan naman ay... pakinggan natin ito pong pananalita rito ng magiting na chief of police ng Alitagtag Police Stations. At sana maging safe ang kanyang buhay kasi alam naman po natin kasama ng kanyang pamilya na ito pong nagawa nila na successful police operation, nagdulot po ito ng malaking pinsala sa mga sindikato na nasa likod po nitong nahuli nilang illegal na droga. Kaya ako, naniniwala ako at alam naman siguro ito ng ating kapulisan na gaganti at gaganti. Parang pelikula po yan, mga tol.
bilyong piso po ang pinag-uusapan dito. Gaganti at gaganti. Hindi po ako nananakot. Pero sana mag-ingat siya at higit sa lahat, patuloy po ang proteksyon na makuha niya. Hindi lamang sa ating PNP organization, kung hindi sa mga taong nakakakilala sa kanya, sa kanyang mga nasasakupan. Dahil after all, mas safe and secure ang mga pulis natin kung meron pong mga mamamayan na responsible enough para po makipagtulungan sa ating mga kababayan, sa ating mga kapulisan. Ang mga kababayan kasi natin, tayo bilang member ng community, ang unang-unang eyes at ears ng ating kapulisan sa pakikipaglaban po nito sa kriminalidad, partikular sa illegal na droga. Muli nating pakinggan ang tinig dito naman itong si Major ngayon, De Luna. I also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Overwhelmed. Alam mo sa training sa military, saka sa preschool lang yung training para makakaharap sa press. Kahit kumarap sa bala, kaya namin. Umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat mong narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat kung ganito kalaking halaga, kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayari muna. Hanggat may sampo po namin yung kaso laban po dun sa tao. Salamat po at maraming salamat po. Nakikipid ah. Ika nga sa kanta, this is your moment. Pero talagang seriously speaking mga tol, nasa panganib ang buhay ngayon itong si Major De Luna. Ano? Kaya ipanalangin natin ang kanyang patuloy na kaligtasan. Ako nga, kung ako masusunod dito, ooperan ko ito ng parang yung mga nangyayari sa ating mga Medal of Valor awardee. Diba? Pineplay sila sa office na for their safety. Pero syempre, yun naman ay nasa discretion pa rin nila kung tatanggapin nila. Ngunit kung ako ang nasa kalagayan ni Captain ni Police Major Nau De Luna, baka tanggapin ko kung may ganung offer. Hindi dahil sa natatakot ako, kung hindi para sa pamilya ko. Kasi ang gagawin dyan mga tol, halimbawa in-offer yung kay Sir De Luna, kasama ng kanyang pamilya, ipe-place sila sa isang condominium unit sa loob ng Camp Crame. Meron kasing mga ganung pabahay sa loob ng Camp Crame. At basically, kapag ka nangyari yun, secured siya. Pero syempre, siya masusunod. Ako, naniniwala ako, matapang tong pulis na to. Sa mga nagsasabing, kabatch ko ba siya? Hindi po. Pero sa totoo lang, yung batch 2007 po namin sa PNP na mga PNCO, meron na po kaming classmate na Major Nau. Kaya tiningnan ko nga, De Luna, meron akong tatlong classmate na De Luna eh. Pero hindi po siya. Ano? Kaya sige, tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Major De Luna. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa makin na litagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po. So, yun po, sinasabdig po namin for inspection po. So, yun po, gagaya po nung nangyari kayo dito po sa mangyayari ito. Yun po ang naging resulta na sapat po namin. Yan, makalaking halaga po ng siyempre. Thank you. At sa susunod dyan, meron pong in-offer na halagang 100,000 pesos
ito pong gobernador ng Batangas. Sabi ng Pangulo, para po sa unit nila. Ano? Siyempre, discretion na yan ni Major De Luna. Pero may instruction ng Pangulo, ibigay sa unit. Kaya, anyway, maliit na halaga lang naman yun. 100,000. Sana nga, at least 1 million po ang ibinigay. Ano? Para makatulong talaga doon sa Alitatag Police Station na ma-improve yung kanilang serbisyo sa publiko. Task sa operation na ito dahil sa napakaraming mapupunsara, masisira ang buhay. Balikan natin. It is very necessary Batangas will give the not only plaque of recognition but also financial recognition reward to our major De Luna of 100,000 pesos. Para sa unit ninyo. Thank you, sir. Pero to be honest with you, Mang Atol, ha, meron pong programa ang ating Philippine Drug Enforcement Agency na tinatawag na Operation Private Eye at saka Operation Lawmen. I do not know kung papasok ito ngayon sa PNP. Ano po ang pinagkaiba ng dalawa? Yung Private Eye, ito po ay iginagawad na reward sa ating mga kababayan, syempre pribadong individual, kapag sila po ay nagbigay ng impormasyon na nagresulta po sa successful police operation laban sa illegal na droga. Depende po iyon sa seized or confiscated dangerous drugs. Kung napakalaki po noon, malaki din po ang reward, pero meron po talagang reward. Kaya kung meron po kayong alam na mga dealings, wag po kayong matakot. Kailangan tapang po kasi talaga ang kailangan dito eh. Magsumbong po tayo sa otoridad, siguraduhin lang din natin na yung susumbungan po natin talagang makatotohanan para at least yung reward mapunta po sa inyo. Pagdating naman po sa mga successful law enforcement against dangerous drugs na ang nagsasagawa po ay mismong authorities po natin. Meron pong tinatawag na Operation Lawmen. Ito naman po ay reward na ibinibigay doon po sa team or unit na nagsagawa po ng operasyon laban po sa illegal na droga. Meron po yung implementing rules and regulations. I do not know lamang kung merong budget ngayon. Kasi yun ang pinakamahalaga, budget eh. Pero sana, makita po natin ito sa sirkumstansya na ito dahil biruin ninyo, kasaysayan po ito sa Pilipinas, pinakamalaking huli ng illegal na droga ang nagawa po ng team nitong si Major De Luna. And we are hoping na hindi naman ito kayang gawin, to frankly speaking, ni Major De Luna. Lalong-lalo na ako, dati po ako sa kapulisan. In fairness po sa mga kasamahan niya, sana bigyan po sila ng proper recognition. Hindi po yan trabaho alone nito pong si Major De Luna. In fact, with due respect sa mga opisyal ng ating gobyerno sa PNP, talagang masipag na nagtatrabaho ang ating mga PNCO. Kaya sana, ang bigyan ng promotion dito, hindi lamang si Major De Luna, kung hindi lahat ng mga involved na personnel dyan po sa successful drug bust na yan. I-promote po sila one rank higher. Di ba? Malaking motivations po yon para po sa kanila. At saka sa, syempre, ikagaganda po ng kanilang career. Biruin mo, ang regular promotion po kasi ay usually at least 2 years ang time in grade mo, depende sa ranggo. Ipaliwanag ko lang po sa inyo ng bahagya for para maging informative ngayon ito pong ating live streaming. Sa PNP in particular, meron pong 3 uri ng promotion. Ito po yung tinatawag na una, regular promotion. Pangalawa, yung tinatawag na meritorious promotion. At bahagi po ng meritorious promotion, yung spot promotion. Yung ikatlo, hindi po natin inais ito. Kasi ayaw po natin makita na ang pulis po natin pumapanaw. Posthumous promotion. Yun po yung mga namatay sa police operation, tapos after that, sila po ay ginawaran ng one rank promotion. Doon sa regular promotion, napakahirap po noon kasi merong timing grade, may mga ikukomply ka ng mga eligibility, trainings,
and others. Sa spot promotion, wala na po yung timing grade. On the spot nga eh. Meritorious nga, katulad po nung nakita natin. Ngayon, meron lang tayong paglilinaw. Tama yung isang manunood natin kanina na hindi po ang DILG secretary ang nagbibigay ng spot promotion. Ano? Ito po ay isinasagawa ng PNP chief. Pero okay lang yun, total. After all, eh, parang ceremonial in nature lang naman yung ginawa kahapon ni DILG secretary. PNP chief po yan. Tapos, yan po ay subject pa rin ng evaluation ng ating National Police Commission. Hindi porkit in-spot promotion siya, eh automatic na kagad yun na kagad yung kanyang rango permanently. Iko-comply pa rin ng team nito pong si Major De Luna ngayon ang mga mga requirements for the said spot or meritorious promotion. And i-evaluate po yan ng NAPOLCOM. At ang proseso niyan, kapag ka na-evaluate po ng NAPOLCOM, maglalabas po ang NAPOLCOM ng resolution declaring or approving na ito pong si Major De Luna is promoted for that particular rank. Again, sana kasama po ang mga team nitong si De Luna kasi parang unfair naman po sa kanila kung si Captain or Major De Luna lamang ang mapopromote. Tuloy ang inyong kagwa. Of course, it is very necessary that we break recognize. Talagang we have to give present them as example of the vigilance that has to be exercised. Ito, hindi lang daang libo, milyon-milyon ang iniligtas sa operation na ito dahil sa napakaraming mapipinsara, masisira ang buhay. At marami pang saling lahi, mabuti ngayon sa pamamagitan ng programa ng ating presidente laban sa drug war at sa pagpapaganap ng ating DILG ng ating, ay talagang at dito rin ang ating community ay kaagad ay pinaligiran kaya hindi nakikita kung ano ang masamang anyway, nangyayari. Maraming salamat at napakinggan po natin ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Governor, sino po yung gobernador ng Batangas? Nakalimutan ko bigla ang pangalan, saka si Major De Luna. Meron din po namang separate interview ito pong si DILG Secretary. Tinalaki na po natin yung kahapon sa kanyang live streaming. At congratulations again sa ating PNP. Higit sa lahat, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya naman po ang namumuno, particular sa laban sa illegal na droga sa kasalukuyan.